Good day po mga ka-farmers. Dito po kami ngayon dahil ito po yung pang lima o pang apat na release ng tupad. Apat. Pang apat na po na release ng tupad at saka kami ngayon sumingit lang po na mga habal-habal driver po kami dahil para makalabas po pasok po yung aming mga motor. Sinadya namin na dito kami at saka nag-request po kami sa mga sa barangay council na dito po kami gagawa ng pathway dahil mahigit isang taon na po simula nang nagbagyong audit. Ito na rin po yung mga kasada namin, medyo barado. Hindi makapalabas pasok yung sasakyan papunta sa pagbibintahan namin doon sa Southern Leyte dahil doon po yung mga buyer ng abaka at sa kupra. Yung produkto namin pangsamantala doon muna. At saka para masakay po ng motor po yung karga namin, minabuti namin dito kami. Gagawa kami ng pathway pangsamantala na siguro yung sukat 1.5 meter. Pwede na yun. Makapasok na rin yung motor kahit may karga. Bro! Dito kaya wala ba? Ito na yung dungaw ka. Kaya sige. Sinadya naming dilisin niyo yung pansamantalang patuwi na medyo hindi masyadong mataas po yung elevation. Inislanting po namin para hindi marahapan po kaming mga motorista. Hanggang doon po yung daanan pababa mga ka-farmers. Siguro mamayang tanghali, ito ang tatrabahoy namin. At saka ngayon itong umaga nito, alas 9, dito muna kami dito. Ito na, pag-iyon sa ton. Ito naman mga ka-farmers, balik na naman tayo sa trabaho. At saka ngayon, pangalawang araw na po, yung kasama ko tapos na po sa pagtatrabaho sa tupad. Ako na lang nag-isa ngayon. At saka ito na, siguro matapos na rin itong araw na ito na... At saka ito na yung kalalabasan po mga ka-farmers, yung tinarabahoan po namin na pangsamantala na daanan po ng motor. Ito na rin yung... Nawagawa namin kahapon.
po sa kadali. Whisky. To work, mga ka-farmers! Balik mo lagi mo man. Huh? Balik mo lagi mo. Hato din kukuan. Ah, hato din kukuan. Pwede po kusama? Pwede po kusama. Pwede po tungan niya. Ay, salamat. Mara dyan. Ito ka farmers, kita na po yung resulta po sa dalawang araw naming pagtatrabaho dito. Mayroon na rin madaanan yung mga tao, hindi na rin hirap sa pagdaan. Ito ka farmers, makikita po natin yung pinarbawahan namin, at saka yung sa baba, ito yung kalsada kung saan yung mga tao dito dadaan magbinta po sa araw po ng Linggo ng mga iba't ibang produkto kagaya ng abaka, kupra, at saka
uling. Pagkatapos na naman yung mga tao dito, pagbalik, kukuha naman mga pangkailangan sila sa araw-araw na pangangailangan para sa kanilang pamilya. Importante talaga po na ganito na mayroong pong kalsada yung mga tao para hindi rin maghihirap. Dahil alam mo naman ka farmers, yung kalsada talaga ang susi sa ating pag-uunlad. Kahit saan man sa ating lugar ngayon, kinakailangan talaga yung kalsada po. Hindi talaga asinso yung lugar pag walang kalsada. Ito na rin, yung kahapon na tinrabaho namin, yun ang tinulungan kami ng tupad, mayroon isang araw. At saka ngayon, tulong na rin sa bilang isang mamamayan po dito na makatulong naman sa para po yung mga tao mayroong sakyan na mga madaanan po ito ng mga motor. Ito na rin ang kaumpisahan na pagtatrabaho namin sa tupad. Yung sa unahan, mayroon ding mga dapat ayusin noon pang pagkatapos ng bagyong Odette. Ito po yung mga problema nito, malapit na po magdalawang taon. At saka ito pa ngayon nag-umpisa na inayos. Ito na rin. Mayroon na rin makikita yung mga kasamahan namin. At saka banda sa doon sa unahan, mayroon din na trabaho ng tupad. At saka ito na rin, dinagdagan na rin namin bilang isang taga rito po. Para makatulong na rin sa mga motorista at saka dumadaan po dito na hindi mahirapan sa pagdadala ng mga produkto. Kagaya nito, ito na rin po yung ito na rin ang natrabaho namin sa dalawang araw na may pagtatrabaho dito. Hindi ako nahirapan dahil medyo malambot yung lupa. Madali po yung problema lang yung init. At saka salamat na rin po sa mga viewers na isa na namang video na napakita sa inyo bilang isang mamamayang Pilipino na katulong din sa kapwa-tao. Ito na rin, salamat na rin po sa mga viewers at more power. Kinaloy, go! Pa-uwi na mga ka-farmers! May kote, kumik! Dito lalabas yung motor, labas-pasok po yung motor. At saka kapag ka-farmers, para hindi pasira po yung aming ginawang konting patwi na maliit, nilagyan ko ng kanal para hindi po lumabas po doon sa ginagawa naming kalsada yung tubig. Pasilip mga ka-farmers. Kasi pag hindi po nilagyan ng kanal, dito dadaan yung tubig, masisira yung ginagawa naming patwi. Sa kabila at pakatingin, pasilip. Yan na lang po ang masasabi ko na salamat na rin po sa mga viewers. More power.